Grabe. Speechless. Right now, I'm just thinking this is same global, that's why I'm just talking English. I'm just thinking I'm also in PNG. But anyway, good morning, Laban! Good morning! Nakaka-excite. Sobrang nakaka-excite kasi produkto ko ako nung pinag-iwanan. Iniwan ng upline, iniwan ng downline, iniwan ng crossline. Ako po si Mr. Pinag-iwanan. Pati po yung barangay namin sa lugar namin, pinag-iwanan din po. Kasi yung lugar po namin, yung bahay po namin, nasa pagitna ng tulay. So pag may piyesta po sa kabilang barangay, hanggang sa dulo lang po ng tulay nangyayaring parada. Pag sa kabilang barangay naman po ng piyesta, hanggang sa dulo lang din po ng tulay. So wala po kami piyesta. Kaya po barangay pinag-iwanan. So paano po ba nangyari yung kwento? Invite po ako sa Global. Sumali. Pinaghataw yung network. Pero hindi po ganun kadali. Marami pong kwento. Doon po sa nakita niyong video, ang tagal po ng proseso bago nangyari yung result. Kumbaga kailangan mong kumausap ng mas maraming tao para lang makuha mo yung result na gusto mo. Yung kwento po na maraming hindi naniniwala, totoo po yun. Nung ginawa ko po yung Global, ang unang-unang hindi po naniwala sa akin yung pamilya ko po. Sobra kong sakit isipin na baliw pa sa negosyo yung ginagawa mo. Pero yung mga taong mahal mo, sila po yung unang-unang hindi naniniwala sa'yo. Hindi man po nila sinasabing hindi sila naniniwala. Pero halatang halata niya po sa kanila na hindi sila naniniwala. Dati po akong service crew ng Jollibee. Mga 7 taon ko pong trabaho yung pagmamap. Araw-araw po ako nagmamap. Ang sahe, lahat po ng uri ng map, nahawakan ko na. Araw-araw kausap ko map. Kulang na nga lang po magsalita yung map kasi araw-araw kami yung magkasama. Yan po yung trabaho ko. Naglilinis po ako ng pinakainan ng maraming tao. Hanggang sa na-involve po ako sa negosyo na to. Naalala ko po nung unang sali ko sa network, nangarap ko agad ako na makabilig sa sasakyan. Kasi pinanganak po ako ng mahirap. Mahirap lang po kami. Ang tatay ko po magsasaka. Ang nanay ko po professional housewife. Pag sinabi pong professional housewife, nasa bahay lang po. Inaantay yung pagbabalik ng tatay ko. Yung probinsya po namin, medyo malamig po yung lugar. Kaya sa tuwing wala pong trabaho yung tatay ko, ang tinatrabaho po yung nanay ko. Kaya po kami ngayon, wala po kami kumagkapatid. Medyo marami po kami. Kasi wala nga po masyadong trabaho. Pag nagbanggaan ng sinto yung nanay at tatay ko, parang sa dumami po, dumami. Sa sobrang dami, masaya, pero nahirap po yung buhay. Naalala ko po dati yung nanay ko, nagtitinda ng damit. Binubuhan yung damit, sobrang bigat. Itinitinda sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang barangay. Tapos tutubo lang siya ng mga 30 pesos, 50 pesos. Kulang pa pambili ng gamot pag nagkasakit. So yun po yung buhay. Alam ko po lahat ng mga kapatid ko nang angarap na umasenso kami. Yun nga lang po ang masakit na part, hanggang pangarap lang po lahat. Kasi alam ko po, hindi rin nila alam paano kukunin. Kasi po nabuhay po kami, doon sa ang paniniwala, kailangan ka magtrabaho. Insenas katapusan, susweldo. So doon po, lahat po ng kapatid ko, nagtatrabaho, at katapusan, inaantay yung sweldo. So yung sweldo, pambuhay-buhay lang. Kaya nga po, hanap buhay. Pambuhay-buhay lang talaga. So hindi ko po ini-expect na ako po yung bunso, ako po yung huli, may involve po ako sa network marketing. Dati po akong service crew ng Jollibee, regular po ako sa Jollibee. Ako po ang pinakamalupit na service crew doon. Meron pong first floor at second floor yung Jollibee namin. Kahit ako po mag-isa ang jumutin at na-jujutihan ko po lahat yun. Ako po yung pinakatapuan doon. Ako po yung bonbon, laging may libre champ, malaking burger. Kasi best crew of the month lagi. Ganun po ako kasipa. Kaya lang, at the end of the day, tuwing mag-i-incash po ako ng sweldo ko, 1,500, 2,000, lagi pong wala, lagi pong walang nangyayari. Sabi ng nanay ko dati, bakit ka nag-resign sa Jollibee? Bakit nag-networking ka? Ano ba yung networking na yan? Maganda ba yan? Itigil mo yan?
So nagtanong ako, bakit alam niyo ba ang networking? Basta itigil mo yan. So ano yung point po? Ang sabi niya sa akin, baka classmate ko daw, maganda na yung buhay kasi maganda ang trabaho, bakit daw pinili ko to? One time nga po, sinabi ko sa nanay ko, bibili akong kotse. Ang sabi ng nanay ko, butong lang yan. Alam niyo po yung tinawanan ka ng walang tunog. Walang tunog na tao, may kasamang turo. Yung ganong tao. Alam niyo, tinatawanan ka. Pero baliw na baliw ka sa sarili mo. Kasi nga, nung na-involve ko sa network, lahat ng tao sa paligid mo, pinag-uusapan resulta. So alam niyo po yung point na, ang sabi ko sa sarili ko, dadating din yung panahon, magkakaroon din ako ng resulta sa network. Dadating din yung panahon, magkakaroon din ng bunga yung pinagpapaguran ko. Lagi pong maganda yung kilis ko sa Facebook, lagi pong maganda yung pinapakita kong picture sa Facebook, pero alam ko nung buong pamilya ko na wala pang lingkap ng mga oras na yun. Kaya nga po, hirap na hirap din silang maniwala. Kasi ang ganda nung nakikita nila picture, sinasabi ng mga kapitbahay, ang yaman-yaman na ng anak mo, pero hindi pa ako makapagpadala ng pera. Kasi ang totoo po, nagsisimula pa lang. Sa paghihirap ko sa network, sobrang dami kong inimbitahan na tao, wala pong naniniwala. Sa sobrang hirap ko, dumating po sa point in time, naging part na rin po ako ng... Alam niyo po yung bus na RRCG at saka G-Liner. Naging part owner po ako ng bus na yun. Paano pong part owner? Yung tipong tuwing sumasakay po ako, hindi na po ako nagbabayad. Kasi part owner na po ako. Nagawa 1-2-3 na po ako araw-araw. Na-master ko na po yung pag-a 1-2-3. Bakit po? Wala po akong pera. Meron po akong pera, pipiliin ko lang po kung ibibili ko ng pagkain o ipangpapamasahe ko. Pag pinagpamasahe ko, wala po akong pagkain. Pag ipinangkain ko po, malamang maglalakad ako. Kaya na-master ko po ang pag-a 1-2-3. Kaya lang one time, from Santa Mesa, Tortigas, sumakay po ako ng jeep. Pinagtata ko po, kalentong na, wala po akong ibang sumasakay. Ako lang po yung tanging pasahero. Alam niyo po yung salamin sa may kita ng driver sa jeep. Tingin po ng tingin yung driver sa salamin. Inaabangan niya magpanapat yung mata namin dalawa. Kasi pag tumapat yung mata namin, sigurado sisigilin niya ako. Tama po ba? So ang punto po, hindi ako makatingin sa driver kasi alam po wala akong pera. Pagdating po ng kalentong, wala po akong choice. Pinababa po ako. So from kalentong to Ortigas, nilakad ko po yun. So ang hirap po ng buhay. Pero ang laging bit ko lang po, wala po akong choice. Kahit itigil ko yung Global, mahirap pa rin po yung buhay namin. Kahit itigil ko po yung pag-network ko, pag-uwi ko sa atin sa probinsya, mahirap pa rin po kami. Kasi sa amin ng lahat ng magkakapatid, wala po ako nakikita sa mga kapatid ko na pwede umangat dahil pare-pares lang po sila ng ginagawa. Magtatrabaho, susweldo, magtatrabaho, susweldo. So wala po ako nakikita na pwede magangat sa amin. Kaya kahit sobrang hirap, itinuloy ko po lang itinuloy. Kahit hindi po sila naniniwala, itinuloy ko po yung network. Hanggang dumating po sa time, nakabili po ako ng grupo, nagkaroon po ako ng resulta, nakabili po ako ng sasakyan. Tuwang-tuwa po ako kasi nakapag-drive na ako ng sasakyan. Akala ko po, yun na. Akala ko po, kapag nakabili ng sasakyan, yun na po yung buhay. Dumating po sa point in time, na kailangan pala pag bumili ka ng sasakyan, kailangan binabayaran din. Kasi hulugan lang po yung nabili ko sasakyan. So minamanglihan ko po yun. Dumating po sa time na wala na po akong pang-monthly. Kasi mas malaki pa po yung binabayad ko kumpara doon sa akin ikita ko. Kasi alam ko po yung iba sa inyo nagka-grupo din. Lalagasan ng downline. Naalala niyo po yung time na may malaki ng grupo ngayon. Tapos biglang namalayo ko na lang, wala ka ng downline. Ako po. So yun po yung nangyari, wala na po akong pambayad. Wala po akong malapitan. So wala pong choice. Inago po, binawi po sa akin yung sasakyan na pinaghirapan po dati. Pag hindi ko po binayaran, papatayin po ako ng may-ari. Hindi ko po namalayan na yun palang binilhan ko na sasakyan, drug lord po pala. So lang po akong choice, sinuli ko, tapos back to zero po ako ulit. Ngayon po, alam ko naririnig niyo yung kwento ng Papua New Guinea. Alam ko po naririnig niyo na sobrang successful ang PNG ngayon. Alam ko po lahat kayo gustong kumurot sa nangyayari sa PNG ngayon. Alam ko po lahat kayo nagsasabi na sobrang successful ang PNG. Pero alam ko rin po na hindi nyo po alam kung ano po yung luha, yung sakripisyo na pinagdaanan bago po naging successful ang Papua New Guinea. Ngayon po, ibibigay ko po yung konting idea, isishare ko po sa inyo kung ano ba talaga siya nasimulan. At paano po ba ako napili ni Doc Ed na pumunta doon? Alam ko po marami nagtatanong, ang dami ng miyembro, bakit ikaw pa?
Tinanong ko rin kuya kay Tok Tok, ang dami naman pong member, bakit ikaw pa? Ang sabi nito, kasi mukhang pakwa niyo ganyan ka. At least pagdating doon din kanila papatayin. Kasi akala nila kalahi kanila. Kasi hindi ko po alam yung PNG, hindi ko po alam yung bansang yon, hindi ko po alam ang etsura ng mga tao doon. Nung sinabi sa akin ito, nakihawig mo sila, kakulay mo sila, doon ko po sinerts yung kapwa niyo ganyan. Nakita ko po yung mga pagmumukha, grabe, wala pong babae, lalaki lahat. Kasi kung pati babae, mukhang lalaki na rin. Alam ko po, nakikita niyo sa picture, sa Facebook. So tukad na lang story short ko. Sabi po sa akin ito, pumunta ka ng Papua, i-share mo yung network natin doon. Excited po ako, pero kinakabahan po ako dahil hindi po ako marunong mag-English. Katulad po ng karamihan sa inyo, tatawa-tawa ka dyan, ganun ka rin naman. Tama po ba? So alam mo, napakahirap po mausap ng English, lalo na pag-foreign lahat. Nakakapag-English po ako, pero hindi po diretso. Pero dahil sa hirap po ng buhay, ginrab ko po yung opportunity. Naalala ko po, December 8, 2016, binigay po yung plane ticket ko papunta po ng PNG. Yung plane ticket ko po is December 9, 2016. Yun po yung first time ko nasasakay ng aeroplano. First time ko na makakarating ng airport. Pagsakay ko po ng aeroplano, nun pa lang pong oras na yung sinisimulan ko na paano magdasal. Kasi hindi ko po alam kung ang aeroplano paglipad ay makakarating ng safe dun sa pupuntahan ko. So nagdadasal po ako sa aeroplano, lahat ng santo, tinatawag ko na hindi po ako nakatulog. Yung iba pong sumasakay ng aeroplano, nakatulog ka agad. Ako po, hindi po ako makatulog. Kasi hindi ko po alam kung saan papunta. Blind faith po yung daladala ko. Hindi ko po alam kung pagpunta ko ng PNG, successful yung pupuntahan ko. Dahil po ang kwento sa PNG daw po, puro patayan. Puro krimen, saksakan, kasi ganun yung kwento ng maraming tao. So excited po akong pumunta ng PNG, hindi dahil gusto kong pumunta. Dahil nababakasakali po ako, nabakasakali, pagpunta ko ng PNG, may magbago sa buhay ko. So December 9 po, pumunta po ako sa PNG Jackson Airport. Nakita ko po ang PNG. Lahat po ng tao maitim, lahat po ng tao malalaki. Kung yung katabi mo ngayon, malaki yung ulo, doblehin mo yung ulo, ganun kalalaki ulo ng mga tao doon. Hindi po normal. So ang makikibaba po yung takot. Pero na-excite ka dahil baka sakali may maganda mangyari. Paglabas ko po ng airport, ang unang-una ko po nakita si Kading, isang Pilipino. Ang sabi po sa akin ni Kading, AJ, mag-iingat ka dito. Uso ang papayan. Ang mga babae nasa airport palang ginagahasa na. In short po, lahat ng masakit, lahat ng pangit, yun po yung kinuwento sa akin. Nasa aeroplano po, excited ako mag-network. Pagbaba ko ng aeroplano, kinuwento, puro negative. Ano pong gagawin ko? Eh, nandun na po ako. Parang gusto ko po ulit bumalik ng Pilipinas. Gusto ko sabihin ko, iba na lang. So wala po akong choice. Dinala po ako sa may Fugoy restaurant, yun po yung maliit na office. Pagdating po doon, umalis na po si Kati. Ako lang pong mag-isa. Wala pong internet. Alam niyo po yung case na kung pwede lang matunaw sa pagtitig ng mata ko. Ano yung point po? Isang linggo pong walang nangyari. Hindi po ako makalabas ng office. Bakit? Baka may sumaksak sa akin. Kasi sabi ni Kati, puso patayan, puso saksakan. Hindi po ako makalabas. Isang linggo pong walang nangyayari. Ang sabi ko sa sarili ko, may iniwan akong pamilya sa Pilipinas. May iniwan akong magulang, may iniwan akong mga anak na umaasa sa akin. Kaya lang po, isang linggo na wala pa rin nangyayari. Bakit po ang dala-dala ko yung takot? Pangalawang linggo po, wala pa rin nangyayari. Kasi po, hindi ko alam ang gagawin. Wala po akong internet, hindi ko alam sino makausapin. Pati pagtapon ng basura, hindi ko magawa. Kasi baka paglabas ko ng office, may dumampot sa akin, saksakin ako bigla. Minessage ko po si Roquette. Sabi ko, Dok, ano po ang gagawin ko? Hindi ko po alam paano simulan dito. Sobrang delikado po, sobrang nakakatakot. Ang sabi po ni Roquette, kung nakakatakot dyan, sana walang Pilipinong tumagal dyan. Kung nakakatakot dyan, sana walang Pilipinong mag-stay dyan. Sabi po, kasi ni Kating, delikado daw. Gano'n nakatagal si Kating dyan? 19 years na po. Kung delikado, bakit nag-stay yan? 19 years dyan. Sabi sa akin ni Roquette. So doon po ako natauhan. Doon ko po sinabi sa sarili ko na may tama si Roquette. Tama po ba? Kasi naniniwala po.
po ako sa sinasabi niya. Tapos naniwala po ako na balang araw. Kaya niya po ako pinapunta doon kasi may maganda mangyayari. The following day po, lumabas na po ako. Sabi ko, bahala na. Kung mamatay man, siguro naman di ako papabayaan ito kaya hindi makauwi ng Pilipinas. So lumabas po ako, nag-approach po ako sa mga nugnog na naglalakad. Alam niyo po, nakakatawa. Marami po akong tatok. Hindi ko po alam yung mga nugnog pala sa PJ. Baliw na baliw sa mga tatok. Baliw na baliw pala sila. Kaya po unang baliw ko, nagpadagdag ako ng tatok. Kasi lahat po ng tao sa Papua New Guinea may tatok. Yun po yung palatandaan nila ng tribo nila. So pagkaanak pa lang, tinatatokan sa noo, tinatatokan sa pisngi, para malaman kung anong tribo. Kaya ang tanong agad sila sa akin, what tribo are you from? Akala nila nugnog din ako. Kasi po sobrang itim ko nung pumunta ko ng PNG. Galing po ako probinsya, probinsya na po ako. So tuloy ko po yung kwento. Meron po akong isang nakilala, ang pangalan po, Laban dyan sakali. Nagtitinda po siya ng maliliit na painting na gawa niya. So in-approach ko siya. Sabi ko, how are you brother? My name is AJ. You know what? You're looking familiar. Sabi ko sa nugnog, first time ko lang siya nakita. Wala po akong maisip na choice. Wala po akong maisip na pwedeng bangkitin para magkaroon kami ng usapan. You're looking familiar, bro. Oh, really? You too? You're looking familiar? Where are you from? Are you from Hagen? Now, I'm from Philippines. So, are you a Filipino? Laban said. After that, nagkaroon po kami ng conversation. Tapos, sinabi ko dun sa nugnog, I have an office here inside Fugoy Restaurant. If you want, I can do presentation and we'll send you the business. English yun, mga kaibigan. Isang taon ko lang po ginagawa kasi medyo kabisado na. Pero nung oras na yun, putol-putol. Putol-putol. Kaya tuwing gabi, nire-research ko yung mga English doon sa Tagalog na kailangan kong banggitin. Inorient ko po yung Laban dyan sa Cali. One-on-one. Para po sa alaman yung lahat, pag mag-one-on-one po ako, kailangan kong ilock yung gate. Kasi baka po may mga nugnog na pumasok at hold up in ako. Kasi million po yung pinapaliwanag ko. So ilalak ko muna. Hindi ko po ina-expect yung Laban dyan sa Cali, may 3,000 kina sa bulsa. After ko pong ipaliwanag sa kanya yung negosyo, ibinibigay po sa akin yung 3,000 kina. Gusto daw niya sumali. Ang masakit na part po, wala pa po kaming produkto. Wala pa po kaming EPOS machine. Ang meron lang po ay si AJ na pinapaliwanag ng AIM Global. Hindi ko po matanggap yung pera. Ang sabi ko kay Laban niya sa kanya, bumalik ka na lang bukas. Bukas may EPOS machine na kami. Lagay mo sa card yan. Doon ko po minessage si Duke, Dok, grabe po, may magjo-join na. Pangatlong linggo po yun. That was December 23. So, but the long story short po, nag-join po yung Laban dyan sa Cali. 3 accounts. Para po sa alaman yung lahat, nung pumunta po ako ng Papua New Guinea, ang account ko po, dormant. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Hindi po nabubuksan. Bakit di nabubuksan? Kasi wala na pong downline. Ang huli investment ko po, 5 months ago, 1,700 pesos. Kaya yung sa Laban dyan sa Cali, in-encode ko sa times 2. Tuwang-tuwa po ako. Kasi nagka-meron na po ulit ako ng pera sa account ko. December 25 po. December 24 ng gabi, nag-send ako ng OPP. Sabi ko, ay kading-kading magtutok ako. Ayaw kong mag-celebrate ng Christmas kasi wala naman ako sa celebrate. Meron po ako isang downline sa Pilipinas. Hindi ko ina-expect nag-send ng isang pangalan. Ang pangalan po, Pastor Luke. Coach AJ, gusto daw ni Pastor Luke umattend ng seminar mo. Umattend po sa akin. December 25. Habang pinapaliwanagan ko po ang sama ng tingin ni Pastor, parang gusto akong patayin. Yung pala sa dyang ganun lang talaga makatingin. Pagkatapos ng paliwanagan, nagbayad ko ulit ng 3 accounts. So from December 23, December 25, meron na po akong 6 na accounts na na-join. Galing sa 2 tao. Maniwala po ngayon sa hindi. From December 25 po, hanggang ngayong oras na to, hindi na po ako nasisiro sa Global na encoding. Ang dami pong nagbago. Hindi ko po alam na yung Laban dyan sa Cali, yung pastor ko kayo, hindi ko po alam siya po pala yung magpapabago ng sistema ng network ko. Hindi ko po ina-expect. Ngayon po, yung Laban dyan sa Cali, meron po siyang strong leg na halos 3 million points.
Yung unang-unang street boy na sumali. Yung pastor ko po, kumita na po siya ng mahigit 100,000 kina. 100,000 kina po, mahigit 1,000,000 po yun sa pera natin. Isipin niyo po, yun po yung mga nangyari. Pero hindi po naging madali sa akin ang lahat. Kasi habang naglalakbay po ako papunta doon sa Tagumpay, marami po ako nakasalubong na tao. Ibang-ibang uri po ng tao. May mga mabubuting tao po at may mga masasamang tao. Sino po yung mabubuting tao? Yun pong naniniwala sa pinaglalaban mo. Yun pong masasamang tao. Yun pong naniniwala sa pinaglalaban mo. Pero inireklamo ka sa pinaglalaban mo. Naniniwala po ako sa punto na bago ka makarating sa Tagumpay, meron pong babato at babato. Meron po talaga, normal po yun. Pero pag alam mo po sa sarili mo na wala kang masamang ginagawa, magtatagumpay at magtatagumpay ka. Alam niyo po mga kaibigan, sa Papua New Guinea po, hindi po ako miyembro lang ng InGlobal. Hindi po ako Coach AJ lang ng InGlobal. Ako po ang InGlobal sa Papua New Guinea. Ako po ang sumasalamin ng InGlobal doon. So kahit ano pong gawin ko, maganda o pangit, yun po ay tungkol sa InGlobal. Sa PNG po, marami pong mga nangyari. Dumating po sa waiting time sa paghataw ko, sa pag-network ko sa PNG, 3 beses po ako sumasakay ng aeroplano sa loob ng 1 linggo. Iniikot ko po ang iba't ibang probinsya, kahit po sinasabi nilang delikado. Ano po ang point? Sabi ko sa sarili ko, pag may gusto ka sa buhay mo, may gusto kang patunayan, hindi ka titigil, gagawin at gagawin mo, hanggang magtagumpay ka. So dumating po sa waiting time, papunta po ako ng Uyawak. Isang probinsya po yun sa PNG. Hindi ko po ina-expect na walan po ng gasolina yung aeroplano. Alam niyo po yung pakiramdam na nakasakay ka sa aeroplano. Sinasabi ng piloto na nawalan kayo ng gasolina. Alam niyo po, nalungkot ako bigla. Kasi sabi ko, baka katapusan ko na to. Kasi baka mamatay na ako. Tama ba? So yun po yung nangyari. So ang magandang part po, pagkasabi ng piloto na nawalan na ng gasolina, mayroon pong nadaan ng airport, Madang Airport. So bumaba po ng Madang, magsali ng gasolina. After po nang pagpunta ko sa mga probinsya, pumunta po ako ng isang island. Fisherman Island. Ang sinasakyan po namin doon yung mga bangka na parang bangka lang sa plaza. Yung pag naalunan ka ng konti, tataob yung bangka. Pero bakit po kailangan puntahan yun? Dahil para sa pangarap po, gagawin ko lahat. Ginagawa ko po itong negosyo, hindi naman po para sa akin. Para po sa buong pamilya ko. Ang nanay at tatay ko po, matanda na sila. Matanda na po. Pinapangako ko po sa, actually nandiyan po sila ngayon nanonood. Pinapangako ko po sa kanilang lahat. Na bago po sila mawala, sinisigurado ko po. Mararamdaman nila ang sarap ng buhay. Alam niyo po, naaalala ko dati, nung nagsisimula po ako sa InGlobal na wala po akong kinikita, pag umuwi po ako sa amin, ni hindi po ako tinatanong kung kumain na ako o hindi. Tuwing bubuksan ko po yung kaldero, wala nang laman. Pero alam niyo po ngayon, pag umuwi po ako sa amin sa probinsya, yung bahay po namin may kwarto po yun, 1 kwarto lang. May pinto din, pero yung pinto po kortina. Hindi po totoong pinto, kortina lang. Habang nakahiga po ako doon, tatanungan ako ng nanay ko, anak, anong gusto mong ulam? Hindi po ako natutuwa sa tanong na anak, anong gusto mong ulam? Doon po ako natutuwa, kinakatok na yung kortina. Nak, anong gusto mong ulam? Nay, kortina ho yan! Huwag nung katokin. Balang araw ho, magkakaroon din tayo ng kwarto na may magandang pinto. So alam niyo po, ano yung mga magagandang nangyayari sa akin sa InGlobal, sa PNG? Pumunta po ako ng Papua New Guinea, wala pong downline. Pumunta po ako ng PNG, 980 points po ang kailangan ko ng ibuno para maging global ambassador po ako. Pero sa loob po ng 6 na buwan, nagulat po ako, global ambassador na po ako. Ang dami pong nagbago. Dati po, wala po akong pamasahe. Ngayon naman po, sobra-sobra ang sasakyan ko dahil sa InGlobal. Alam niyo po, nakakatuwa. Dahil sa loob po ng 1 taon na paghataw, pagsasakripisyo, nagulat po ako nung tinotal ko yung income na kinita ko. Umabot po ng 6.5 million sa loob ng 1 taon. Nakakatuwa kong isipin dahil 2016 po ang problema ko ay pagkain. 2016 po ang problema ko pamasahe. Sobrang galing po ng Diyos. Ang Diyos po lagi nakatungo para tingnan ka.
Alam niya po kung nagsasakripisyo ka. Alam niya po kung nagsisikap ka. Basta wag ka lang titigil, ibibigay at ibibigay niya yung gusto mo. Dati po ito yung event, pangarap ko pang maka-attend ng event. Ang problema ko po, wala po akong pambiling ticket. Hindi po ako maka-attend. Kaya po papautangin ako ng upline ko dati. Yung nang iwan po sa akin. Kung ikaw iniwan ka rin ang upline mo, pasalamatan mo ang upline mo kasi iniwan ka niya. Pasalamatan mo kasi iniwan ka niya. Nagpapasalamat ako kasi iniwan niya ako. Kasi kung di niya ako iniwan, malamang sayong nandito, hindi ako. Ano ba ang point? Kung buhay pa yung upline mo ngayon, ipagdasal mo na at iwan mo na ako. Iwan mo na ako. Anong kwento? Iwan mo na ako kasi kaya kong tumayo. Iwan mo na ako kasi kaya kong ilaban ang negosyo ko. Kasi ang negosyo ko nilalaban mo hindi para sa upline mo. Nilalaban mo para sa sarili mo. Marami pong sakripisyo. Alam ko marami po iba sa inyo ngayon. Masaya ka nakikinig. Pero pinaproblema mo yung pamasahin ko pa uwi mamaya. Alam ko ba maraming iba sa inyo ngayon. Yung ticket mo nilibre lang ng upline mo. Nilibre ka lang kasi wala kang pambili. Kung nilibre ka lang ng upline mo, pasalamatan mo upline mo. Kasi gusto niyang ipakita sa inyo yung nakita ng upline mo kaya siya successful ngayon. Dati rin ako nandyan sa upuan na yan. Naandun ako sa pinakatoktok, wala ko dyan sa baba. Kasi yung grupo namin hindi kilala. Kaya pandun lang sa toktok. Wala ko kami sa mapa ng Moa Arena. Ganun ako kami kahunti. Tama po ba? Makikita mo yung mapa ng Moa Arena tuwing event, andun yung pangalan ng malalaking grupo. Pero yung grupo po namin dati wala. Kaya sabi ko sa sarili ko, dadating yung time, pag nilagay yung mapa ng Moa Arena, yung grupo ng pangalan ko, nandun sa Moa Arena. Maaaring wala po. Wala po yung malaking grupo ko sa Pilipinas. Meron po akong gusto ipakita sa inyo. Ito po ang matawag ng Papua New Guinea. Alam niyo po, gusto kong umiyak. Kaya lang hindi na po ako marunong umiyak. Dahil sa sobrang dami na pong luha ang nailabas ko bago ko nakuha ang tagumpay na to. Pero alam niyo po, mas na pala pong umiyak pag ang iniiyakan mo ay yung tagumpay mo. Marami pong tao sa inyo lagi umiiyak pero ang iniiyakan yung hirap ng buhay. Mas masarap pong umiyak pag ang iniiyakan mo yung tagumpay. To all my downlines in PNG, if you're watching right now, pasensya na po, nag-English po ako. If you're watching right now, I'm really, really thank you. Because of this plan, because of this country, right now, my life is easy. Mga kaibigan, lahat po nagiging madali pag kumikita ka. Lahat po mahirap pag wala kang kita. Pag wala po kayong kita, kahit pambili ko ng load, napakahirap daw eh. Pero pag meron po kayong income, lahat po madali. Ano po ang ibig ko sabihin? Lahat po tayo sumali. Lahat po tayo nagsisikap ng masenso. Lahat po tayo nagsisikap na balang araw, aasenso kayo sa negosyong to. Kaya lang po, mas marami yung tao na hindi willing mag-sacrifice. Mas marami po yung tao, ang gusto lang po ay yung kita. Pero hindi po nila gusto yung paghihirap. Sino po ba si AJ? Sino po ba si AJ? Kasilisilihan. Kasilisilihan po. Ako po yung pinakamaamhang na miyembro ng E-Global. Hindi lang po basta sili, may silisilihan pa. Nakakatawa pong isipin. Na dahil po sa walang sawang paghahataw, walang sawang pagsasakripisyo, andito po ako sa harap. Ganyan din po ako dati. Ang totoo, hindi ko na nga po inisip na magsalita dito. Sa sobrang hirap na pinagdadaanan ko dati. Ang sabi ko, para sa kanila na lang yan. Pero naniniwala po ako, pag may gusto nga, di mo tinigilan, makukuha mo. Parang babae na po yan. Kahit imposible para sa iyo, huwag mong tigilan. Bibigay at bibigay din yan. Pag hindi bibigay, pwersahin mo. Tama mo, mali. Para kung pag-asenso, pag ayaw ibigay sa iyo, pwersahin mo.
at ibibigay at ibibigay sa iyo. Alam niyo po, marami akong gustong sabihin, pero gusto ko pong pasalamatan yung mga taong naging dahilan bakit naging successful ang PNG. Yung mga nakasama ko po, PNG boys, saan po andyan kayo? Pakitaas mo ang buhay, kawayan niyo po. Yan po mga kasama ko sa PNG. Alam po namin lahat gaano kahirap ang pagtatrabaho sa pangkuhan niyo gini. Hindi niyo po alam paano matatapos ang isang araw. Hindi niyo po alam kung sino yung pwedeng sumaksak sa likod mo. Kaalala ko nga po one time, si Idol Frederick Poco, kumakain po sila sa isang restaurant. Sa loob po ng ilang segundo lang paglabas nila, meron po sinaksak ng Pilipino dito. Segundo lang po yung pagitan. Isipin mo, pagkatapos ang pangyayari, lahat kami ayaw na namin lumabas ng opisina. Makabigla kami saksakin. Gusto kong pasalamatan yung mga nakasabay ko, si Andrew. Si Andrew po yung kuya ko sa PNG. Mahal na mahal ko po yan. Magkatabi po kami sa pagtulog lagi. Ang hirap mong malayo sa pamilya. Maniwala po kayo sa akin. Ang hirap po nung ang layo niya umahataw kayo. Napasalamatan ko si Sandy, yun po yung tiyuhin ko sa PNG. Ang mas matanda po sa akin yan kahit papagtabihin niyo kami. So ang punto po, yung marami pang coaches, kahit hindi ko po bakitin ang pangalan niyo sa isa, alam ko pong alam mo, naramdam mo, na nakasama kita sa PNG. Marami pong mga tao na minsan, meron po kayong hindi magandang tingin sa mga taong nandun. Kalimutan niyo po yung hindi magandang tingin. Sila po yung pwedeng tumulong sa inyo. Maniwala po kayo. Sana po na sumamahal tingin niyo sa kanila, kaibiganin niyo po sila. Dahil sila po ang pwedeng makatulong sa inyo. Kung hindi po kayo naniniwala, subukan niyo pong pumunta ng PNG. Subukan niyo pong pumunta doon. Kayo po ang makipag-iabusan sa mga taong hindi mo alam kung mukhang tao talaga o ano. Alam mo niyo pakiramdam na nag-OPP ka. Hindi mo alam kung anong amoy yung naamoy mo. Try mong amoy yung katabi mo ngayon kung amoy putok. Ang hirap ng pakiramdam. Paano ba kaya kung isang seminar na amoy putok lahat? Mas mahirap po yun. Pero alam niyo po, sabi ko, dahil dyan sa putok na yan, ngayon putok na putok ako. Nakakatuwa po. Nakakatuwa po yung mga nangyari. Hindi sa po, hindi ko po kayo binabaliw. Pero talaga po sobrang nakakabaliw. Hindi ko po alam yung Unilevel dati. Hindi ko po alam yung Stairstep dati. Pero ngayon po, regular po, 50 to 100,000 Unilevel and Stairstep buwan-buwan. Nakakabaliw po ang Global. Kailangan mo lang trabahuhin. Alam ko lahat po kayo nangiinip sa tagumpay mo. Huwag mo lang tigilan. Dadating at dadating sa iyan. Basta huwag ka lang titigil. Bago ko po tapusin yung share po, gusto ko pong pasalamatan si Sir John Asperin. Si Doc Ed, thank you po sa pagtitiwala. Thank you po dahil pinadala niyo po ako doon, kayo po ni Doktora. Again po sa lahat, Sir FM, thank you po. Marami po tayong pinagsamahan na problema po ang tingin niyo sa akin. Alam ko pong minsan ayaw niyo na akong mausapin. Pag nakasalubong niyo po ako, alam niyo po, hindi na po kayo tumitingin sa akin. Dahil alam niyo pong problema yung daladala ko. Sir, sa pagkakataong to po, resulta po ang iniharap ko sa inyo. Sa pagkakataon ko po, bit-bit at bit-bit po ang aking Global kahit saan po ako makarating. Gumigising po at natutulog ako sa PNG. Pinaglalaban ko po ang kumpanya ng aking Global. Maraming maraming salamat, aking Global. Maraming maraming salamat sa member na nakarating at nag-attend ng event na to. Dahil po sa aking Global, lahat po tayo pwede masenso. Yun lang po at maraming maraming salamat. Once again, big round of applause to